kayang pangako niya sumigay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon at unang araw ng buwan ng Setyembre. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. At ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Amin noon, aming Diyos, aming ang dati, amang makapangyarihan. Amin noon, Jesucristo, tunanak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw mag-aalis mga kasalanan ng salimutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Huwag lamang ang banal, Panginoon, Jesucristo, kasama na. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sunding mabuti ang mga alituntuning mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong dalagdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti, sa gayong makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino
at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning binigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin sa inyo nakikinig, at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo na kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo na hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit sa anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y magaani ng tagumpay. Sino kaya tatanggapin sa templo na sa templo na puon natin? Kalooban ng Diyos na matapat na iligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay kung nagbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareligyoso na minarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
sama, anak ang salita niya. Tayong mga aning sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila nang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang sa handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, umatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 22 linggo sa karaniwang panahon at matapos po natin na mapagnilayan at nawa, matandaan po natin ang mga ipinaliwanag sa atin ni Jesus nitong mga nakalipas na mga linggo tungkol sa tinapay ng buhay. Tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap at pagkain ng tinapay na ibinibigay niya dahil ito ang kanyang katawan at dugo. Kumain tayo nang sa ganon ay lumakas ang atin pong hindi lang pangangatawan, no? Kundi ang ating mga espiritual dahil meron tayong tinatawag na spiritual warfare. Meron tayong laban
na dapat harapin at kung hindi tayo malakas, magugupo tayo o matatalo tayo ng kalaban na nagsisikap talaga para sirain tayo. Unang araw na ng buwan ng Setyembre. Mga mukha natin, ano na? Okay pa ba tayo? Setyembre na. Sa araw na ito, nawa mapagnilayan po natin, no? Lalo na po tayo mga, kayong mga pang-alasais ng umaga. Karamihan sa mga pang-alasais, matatanda na talaga, no? Pero sabi nga po, no, it's never too late para unawain natin ang mga salita na ibinibigay ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, ito ay dapat nating sinusunod. At kapag sinuway natin, doon papasok ang problema. Balikan natin po ng konti ang kwento. Sa unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, ipinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na ang mga Israelita, ang kanyang bayan o ang mga tao ay dapat maging tapat sa mga utos ng Diyos. At ito daw po, no, sabi, ang magiging basihan para masabi ng ibang bayan ang galing ng bayan na yan. Napakahusay ng bayan na yan. Pinagpala ang bayan na yan dahil sila ay mayroong pag-unawa sa utos ng Diyos. Pinangahawakan nila ang mga utos ng Diyos. Walang makakadaig sa isang bansa, sa isang bayan na sumusunod sa utos ng Diyos. Sabi nga po, no, dito, aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ano ba yung ibinigay ng Diyos sa kanila? Ising. Ano yung ibinigay ng Diyos sa kanila? Ha? Ang 10 utos. O sabi nga, siguro, no, may halintulad natin, ito yung constitution. Ito yung batas. Ito yung alituntunin. Na hindi lang basta ibinigay, kundi dapat tinuturo at inuunawa, ipinapasa sa mga sumusunod na mga henerasyon. Kaya dito pinapaalala pa lang ni Moises, o ito yung binigay ng Diyos, at kung gusto mong maging maginhawa ang buhay, kung gusto mong maging maayos ang buhay, matiwasay ang buhay, dapat sundin ito ng bansa. Kaya lagi kong sinasabi, naalala pa ba kung ano ang mga utos na binigay ng Diyos? Uy, peekaboo. Ano? Mahirap yung tulala lang tayo. Mahirap yung puro. Kasi lahat naman problema natin, lahat ng pinoproblema, nagsimula sa pagsuway natin sa Diyos. Ilan sa mga binanggit ni Jesus, no, sa mga utos ng Diyos, ilan sa mga ito ay ang sinasabing, huwag kang makikiapit. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot at gumawa ng mga kabuktutan. Di ba nasa utos ng Diyos? Huwag kang magdaraya, huwag yung kahalayan, yung pagkaingit, paninirampuri. Ba't ka ba nagkakaproblem? Ba't ka ba nagkakasakit? Marami po sa mga nagkakasakit ngayon dahil sa sobrang inggit. Di ba? Nainggit ka lang naman eh. Dahil meron yung iba na wala ka. At kaya dahil gusto mong magkaroon nun, ayan, sige, trabaho ka ng trabaho, halos ayaw mo nang magpahinga, sumuko na yung katawan mo, nagkasakit ka na.
At dahil din doon sa pagkaingit na eh, dapat maging maganda rin ang buhay namin, dapat meron din ganito, ano, sinong napabayaan, mga anak, pamilya, o ano nangyari, ayun, kumabit sa iba, pumatol sa iba. Pero diba, yun lang naman pinag, ano, galingan. Tingnan nyo ay mga katabi ng, mukha ng katabi ninyo, sige nga. Sige. Diba? Ilan naman? Pera? Hindi naman kasalanan yung pera. Yung kasopangan sa pera. Yung labis-labis sa paghahangad mo na magkaroon ka ng pera, kaya ayan, natututo kang mangupit. Natututo kang magnakaw. Ito yung kahalagahan na isinasa puso natin ang mga utos ng Diyos. Hindi lang basta binabasa, no, sa mga tapyas na bato. Hindi lang basta binabasa, kundi inuunawa natin ng mabuti. Ang problema, itong mga iskriba at mga pariseyo, hindi na nauunawaan yung mga batas. Pinakomplikado pa nga eh. Ilan yung utos na binigay ng Diyos? Ilan? Di ko kayo papakainin ng tinapay mamaya. Pag di kayo nakasagot. May question and answer muna. Pag nakasagot, kuha ng tinapay. Kaya nung ginawa ng mga iskriba at mga pariseyo, yung mga iskriba, sila yung po yung eksperto sa batas. Sila po yung nakakaalam nito. Sila, para ba sila yung pinagpasahan nito? Yung mga pariseyo, ito naman yung mga sekta ng Judaismo. Mga grupo ito ng mga tao na wala nang ginawa kundi ang maggumawa ng gumawa ng gumawa, ang magdagdag ng magdagdag ng magdagdag. Eh, sabi lang sa unang pagbasa, unawain ninyong mabuti, huwag niyong babawasan, huwag niyong dadagdagan. Kaya lang, pinarami ng pinarami. Yung 10 utos nga, hindi mo ma-memorize, gagawin mo pang 600 plus na batas, na pati ang paghuhugas ng plato, no, paglilinis ng pinggan, mayroong bawal. Wala lang, may magawa lang na batas. Eh, di ba kahit nga sa panahon natin ngayon, may magawa lang na batas. Ang dami natin batas, di ba? Sa dami ng batas, o anong napapabayaan, sabi sa paalala ni San Pablo sa kanyang sulat, di ba, sabi dito, no, na ganito ang pagkareligyoso. Minamarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila, mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. Sa dami ng batas natin, bakit ang daming naghihirap? Bakit ang daming nagugutom? Bakit ang daming hindi makapagpa-ospital? Sa dami ng batas natin. Kaya lang ito, yung mga tayo, ayan, lagi tayong tulala, di ba? Naalala ko lang po, no? Maisingit ko lang. Gumagawa na naman sila ng batas. Tungkol saan? Para maitransfer yung sobrang pondo ng PhilHealth. Eh, kailangan gumawa ka ng batas para maitransfer. Sobra daw na pondo. Sobra? Paano magsusobra? Eh, nung COVID, sabi, wala na tayong pondo. Kaya yung mga nagkasakit, hindi na mapa-hospital. Tapos ngayon, sobra ang pondo at ilalagay natin sa iba't ibang mga department. Eh kung hindi mo aalisin, eh, di, si tatay na naka-wheelchair, pwede na doon sa private hospital. Wala ka na, di ba? Sa ibang bansa, di ba? Parang naikukumpara lang natin. Ang ganda ng healthcare program ng ibang bansa. Kapag nagkasakit ka, talagang gagaling ka kasi wala kang iisipin na kada araw, magkano ang bayad sa doktor? Kasi nialubag na naman natin. Sabi nang huwag magnakaw. O, eh para maging legal yung pagnanakaw, lagyan natin ng batas. Yan, eh, kala nyo, di, tayo din naman ang apektado, di ba? No? Okay yan po, okay yan po.
Ay, mga senior citizen, di ba? Dapat ayahay ang buhay ng mga senior citizen. Kasi nagpagod kayo, di ba? Ilang taon kayong nagpondo ng mga taxes. Tapos, di ba, nakakapagtanda na wala nang, dapat gobyerno tumutulong eh. Pero, nasaan ang pera? Puro na tayo, shiminet. Eh, nag-aaway-aaway dahil sa, di ba, ang daming batas. Di ba? Kung papakinggan lang natin na mabuti itong mga aral na ibinibigay ni Jesus sa atin, maayos ang buhay natin. So, bakit hindi maayos ang buhay natin? Desisyon natin yan eh. Ginagawa natin komplikado yung simpleng bagay na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ikagiginhawa dapat natin ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, alam niyo na po, no? Kung hindi maginhawa ang buhay mo dahil hindi ka makatulog sa mga problema, sa mga alalahanin, sa mga komplikasyon ng mga problema na pinapasok natin, balik tayo sa basic. Balik tayo sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y may mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan,
ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayun din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasa ang
kami sa aming mga sala Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Mamaya po, pagkatapos ng ating banal na misa sa 9:00 ng umaga, tayo po ay magkakaroon ng motorcade sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Inaanyayahan po ang mga riders na sumama sa gawaing ito. Sa 6:00 ng gabi ay ating sisimulan ang Misa Novena para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. At bilang tema sa unang araw ng novena, San Nicolas, patron ng mga kaluluwa sa purgatorio, inaanyayahan po ang lahat na dalhin ang larawan ng kanilang yumao sa buhay upang maisama sa mga panalangin at pagbabasbas. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Setyembre. Lahat po ng mga magdiriwang ng kanilang ito, maaari pong pumunta sa unahan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Panalangin at pagbabasbas. Diyos ng sangnilika, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng mga kapatid naming ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay, pag-ibig at pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang batid sa iyong arawan, maligayang, maligayang, maligayang bati. Ngayon po ay babasbasan ko naman ang mga tinapay na nandito po sa harapan. Manaming makapangyarihan, Panginoon ng buhay, hinihiling po namin na iyong basbasan ang mga tinapay na ito na tatanggapin ng bawat isa na kapatid namin na naririto. Pagkalooban mo po ito ng grasya ng kalakasan upang sino mang kumain nito ay magdulot ng kaginawahan sa kanilang pisikal na pangangailangan. Nawa ito rin ay magdulot ng kagalingan lalong-lalo na para sa mga may sakit. Hinihiling namin ito sa tulong ni San Nicolas de Tolentino sa iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Karagdagan lang po sa mga iyon ang unang araw ng o mamaya ang Nobina Mass natin para sa karangalan ni San Nicolas, ang patron ng ating distrito. At inaanyayahan din po kayo na sa mga susunod na araw sa inyo pong pagsisimba, umaari din po kayong magdala ng tinapay no, para pabasbasan at yan po ay dalhin ninyo at ibigay sa mga may sakit. Kasi yan po yung isa sa mga attributes ni San Nicolas. Siya po ay namimigay at napapakain sa mga may hirap, lalong-lalo na sa mga may sakit. So yung tinapay na kinukrusan no, ni San Nicolas, yun po yung isa sa mga kwento na mapaghimala at marami po ang gumaling. So
Mamaya, pipila lang po kayo para isa-isa po ay makakuha ng tinapay. Medyo kakalabanin ko lang yung SSDM kasi doon may bayad. Dito, libre. Pero doon kayo magkape. Yan, may bayad doon. Open na din po yung ating mesa pagkatapos po ng misa. Sa mga gusto po na tumambay pa at habang tumatambay, magpalista lang kayo kung wala kayong pambayad. Ha? May elmosal po tayo. Tuwing Linggo po yan. Programa po ng ating SSDM. Okay. So mamaya po, sana kung makakadalo pa kayo, ang unang magmimisa para sa araw na ito ay si Father Alan Samonte ng St. Peter Parish doon po sa Commonwealth. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Oh, banal na Paris, Nicolas de Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamahal sa akin at pagmamahal, ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. O banal na paring San Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos upang sa mga mahihirap at nagugutom, ihatid mo ang tulong ng Panginoon Jesus. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mo. Sabeno, inulwal ka di ka na.